Hello everyone, and this is Janelle Animo, and we are now on our episode number 3 of Animo Podcast. So yon, so ito, ang topic natin today is all about how to use social media to sell your products, okay? So if you want to learn how to really use social media to sell your products, this episode is for you. Okay? So, medyo may sipon lang ako ngayon. Okay? So, I hope you bear with me. Okay? Pag-usapan natin today ang pinaka-effective na paraan kung paano mo mapapalago ang business mo gamit ang social media. Alam nyo, hindi na pwedeng wala ka sa social media, di ba? So, lalo na kung gusto mong magbenta ng kahit anong bagay, whether it's products, services, or even your personal brand. Ang social media, yan ang game changer ngayon. Kaya if you're ready to learn, get your notes ready. Dahil ipapakita ko sa inyo kung paano talagang kumita online. Let's go! First of all, okay, kung wala ka pa sa social media, grabe! Ano na yung ginagawa mo? This is 2024, and if your business isn't online, you're invisible. Simpleng mat lang to. Nasa phone ng attention ng mga tao. San ka ba magkakahanap ng ganung kaklaseng exposure? Sobrang laki ng potential, okay? Pero karamihan sa mga business owners, hindi pa rin nila alam kung paano ito gamitin ng tama. Guys, wala na tayo. Wala nang television ngayon. Do you agree with me? Walang-wala na. Puro cellphone na ang mga hawak ng mga tao ngayon. Wala na yung dati na, kunwari, aabangan mo yung certain, aabangan mo yung Itbulaga sa television, or aabangan mo yung Showtime, or TV Patrol, o Ang TV, di ba, dati ganyan. Inaabangan pa natin, may time slot yan, may PBA pa, di ba? Yun yung nare-reminis mo ng childhood ka eh. Kasi, di ba, laging may regular, parang may oras lagi. Merong nakaschedule lahat ng mga bagay. Di ba? Ngayon, anytime. Pansin nyo ba? Anytime, kunwari gusto mong papanood yung news kahapon o yung latest news ngayon, i-YouTube mo lang eh. Magsa-search ka lang sa YouTube eh. No? Andali eh. Facebook nga lang, makikita mo na eh. Alam mo na yung news. Hindi ka na mag-aabang katulad dati. Ang dami mo pang commercial, di ba? Ang dami mo pang commercial na madadaanan bago mo mapanood yung gusto mong mapanood, di ba? Di ba? Every time na pinapalabas yung TV Patrol, di ba? May lalabas na yung mga preview ng mga news. Di ba? Lalabas yung mga preview. Yun lang yung kunwari yung sports lang yung gusto mo pero wala, kailangan mo talagang daanan lahat, yung commercial, lahat, sobrang wasted time. Ngayon, iba na issue ngayon kasi kung ano lang yung gusto mo mapanood, yun na yun. Isesearch mo lang, nandun na lahat. So, ganun na rin in terms of buying powers ng mga tao ngayon. Sinesearch na lang nila lahat. Kung may gusto silang bilhin, isesearch na lang nila yan sa YouTube, isesearch nila yan sa Facebook, isesearch nila yan sa Google. Ganun na kabilis ngayon, okay? Isesearch nila sa Lazada, isesearch nila sa Shopee, isesearch nila sa TikTok. Ganun na kabilis ngayon. Kaya, kung wala ka pa sa social media, delikado yung business mo, okay? So, nandito tayo ngayon para to tell you the reality, okay? Na kailangan mo nasa social media na. Kasi kung until now, wala ka pa sa social media, delikado eh. Yung masasayang yung mga pagkakataon, yung mga opportunities na sana kung meron kang social media nagawa mo. Okay? So here's the thing. Social media isn't just about posting product photos at umaasan na mag-click ang mga tao. It's about connection. Okay? Kailangan mong makipag-connect sa audience mo in a real and authentic way. Okay? Hindi pwedeng puro sales talk lang. People buy from people they trust.
And trust starts with how you engage with your audience, okay? Step number one, you should create content that adds value, okay? Ang daming businesses, ang alam lang nilang gawin, mag-post ng produkto nila with a price tag. Pero hindi yan ang paraan para magbenta sa social media, guys. Tandaan niyo yan, hindi yan yung paraan. People don't go online to be sold to. They go online to learn, to be entertained, and to be inspired. Kaya kailangan mong mag-offer, guys. Kailangan mong mag-offer ng value. So, paano mo magagawa yun? Paano yung value na sinasabi ko ngayon? Halimbawa, for example, nagbibenta ka ng skincare products. Imbis na puro product photo ang ipost mo, mag-share ka ng skincare routines, tips on how to take care of your skin, or success stories ng mga gumagamit ng products mo. You become, so nag-turn into a resource person ka na. You become a resource. Kasi nag-bring ka ng value, tinuturuan mo sila, hindi mo lang sila binebentahan. So, hindi siya straightforward na, ito, bilhin mo to, nagbebenta ka, ganun. Hindi ganun. Kasi you're teaching them. After you teach them, magkaka-value yan. Siyempre, may trust na yung audience sa'yo. So, yan ang advantage ng bringing value. Okay? Kapag nagbibigay ka ng value, people start to trust you. And when they trust you, mas madali silang bumili. Okay? Kasi kung puro product post ka lang, na napakabilis nilang mag-scroll past, 'di ba? Scroll ka lang kasi nga nagbebenta ka lang. Parang ordinaryo ka lang din kasi nga yun ang ginagawa ng iba. So if you want to be noticed, you have to bring value. Okay? So nagtuturo ka, 'yon, may value 'yon. Pero kung nagbibigay ka ng useful content, babalik sila sa page mo para matuto. At in time, magiging customers mo sila. So, may konting investment lang. May konting investment. Investment mo sa paggawa ng video, paggawa ng mga educational videos for them. Kasi, you're bringing value. Okay? By bringing value, babalik sa'yo yun. Okay? Non-stop na yun. Kasi pag video yan, kumalat na yun, non-stop na yun. Naghirap ka lang for just a few hours of your time, gumawa ka ng video, naghirap ka lang panandalian, pero ang balik nun, kapag nag-viral yung video mo, ang balik nun, sobrang daming tao. Okay? So, magiging ano na yun? Magiging starting point na yun ng business mo. Yun yung magiging simula ng pag-angat ng business mo dahil lang sa single video na ginawa mo. See what I mean? Now, let's go deeper. Okay? Let's talk about storytelling. Hindi lang ito tungkol sa end result ng product mo. It's about sharing the journey. Okay? People love a good story. Lalo na kung nakikita nilang authentic. Kung paano nagsimula ang business mo, bakit mo ginawa ang product na yan, ano yung mga challenges na experience mo along the way, share those stories. Okay? So, share nyo lang yan. Alam mo, gusto ng mga tao yung behind the scenes. Okay? Ipakita mo kung paano ginawa yung produkto mo o kung paano ka nag-evolve as a brand. Hindi kailangan polished. In fact, mas gusto pa nga ng tao yung raw. Okay? Yung unfiltered. Mas relatable kasi. At pag nakikita nila yung totoong kwento mo, nagiging mas malapit sila. Nagiging mas malapit sila sa brand mo. That's how you build a loyal audience. So, magpakatotoo ka lang, guys. Magpakatotoo lang kayo. So, i-share niyo yung mga behind the scenes ninyo para talagang relatable kayo sa mga audience ninyo. Okay? So, yon, skip na tayo sa part na yan. Let's talk about platforms naman. Okay? Marami naguguluhan dito eh. Should I be on Facebook, Instagram, TikTok, YouTube? So, tingin niyo, saan ka ba dapat? For me, ang sagot dito, kung nasaan ang audience mo, dun ka dapat. Huwag mong pilitin maging active sa lahat ng platforms kasi kung di mo naman kayang i-manage, di ba? Bali wala rin. So, for example, kung ang product mo ay visual, like fashion, food, or art, okay, Instagram ang TikTok, and TikTok yung perfect para dyan.
Okay? So, ang mga tao nandun para maghanap ng inspiration. Okay? Para makita yung ang mga trends. Okay? TikTok lalo na. Insane. Grabe yan. Ha? Grabe yung TikTok. Insane ang reach niyan. You can post one video today and boom! You could hit thousands or even millions of views overnight. Napaka-powerful niyan. Grabe. Kung nasa B2B ka naman, okay? If you're into the B2B side, business to business, like selling services or products for professionals, LinkedIn might be your best bet. Okay? The point is, find your audience first and focus your energy there. Mas importante ang consistency kaysa kalat-kalat na presence sa lahat ng platforms. Ngayon, punta naman tayo sa medyo advanced na part, okay? Which is paid ads. Okay? Kahit gaano kaganda ang organic reach mo to really scale your sales, kailangan mong gumamit ng ads, okay? And let me tell you, hindi mo kailangan ng malaking budget para magsimula. Start small, okay? Start small. Facebook, Instagram, and TikTok ads are still some of the cheapest way to reach a targeted audience. At ang maganda dito, pwede mong i-target specifically yung mga tao na talagang interesado sa produkto mo. Age, location, interest, lahat yan, pwede i-filter. Okay? Yan ang advantage ng Facebook ads and social media ads compare sa television. Kasi sa television, hindi mo naman ma-filter yun, di ba? Di ba? kahit sinong tao makakapanood nun. Unlike dito, filtered lang. So, ang binabayaran mo lang yung talagang targeted audience. Like, for example, kung ang target mo is mga 18 below lang naman ang target mo, sila lang yung makakita ng ads mo. Kung yung location naman, kung gusto mo, mga taga Alabang lang o mga taga Quezon City lang o mga taga Pasig lang yung makakita ng ads mo, magagawa mo yan sa social media ads like Facebook, TikTok, okay? Yan. Yan ang advantages ng social media. Tsaka yung interest din. Biluin mo kung sino lang, kunwari, business mo is magbenta ka ng mga cellphone, diba? Gadgets, mga ganyan. Kung mga may interest ng mga sa gadgets, yun lang ang tatargetin mo, okay? Yun lang yung makakakita ng ads mo. So yung ano mo, talagang mas effective yung ads mo kasi talaga yun ang interest ng mga tao eh. So lahat yan pwedeng i-filter. Yan ang maganda, yan ang advantage ng social media ads. Halimbawa, nagbebenta ka ng kitchen tools, okay? Pwede mong i-target yung mga tao na mahilig sa cooking videos o yung nagsa-search ng recipes online. You can make sure na yung ad mo ay nakikita ng tamang tao, okay? Pero tandaan nyo, ah, your ads should look like content, not ads. Dapat hindi halata na nagbebenta ka, okay? Kung mukha itong obvious na ad, mabilis na lang itong scroll, okay? Gawin mong engaging, gawin mong parang part ng feed nila na mapapahinto sila, mapapaisip, uy, ano to? Diba? Ganun dapat. So, sa mga next episode natin, tuturo ko yan kung paano gumawa ng mga ganyang klaseng ads na hindi, na it will not really look like an ad. So, yun. Alright! Here's the truth. Hindi ka yayaman sa social media overnight. Okay? Consistency is key. Hindi pwedeng mag-post ka lang ng isang buwan tapos tatamanin ka na kasi wala pang malaking resulta. Long game ito, guys, ha? Long game to. So, you don't have to give up very quickly. So, yun lang ang mapapayo ko sa inyo. Don't give up quickly. Kasi long game ito. Ang mga brands na consistent and ang presence ang laging nandyan. Yan ang mga brands na nagsasucceed talaga. Kaya kung gusto mong magbenta sa social media, kailangan mong mag-commit sa proseso, mag-adjust, mag-experiment, pero never quit. Okay? So now, let's make this practical. Ito yung simple steps na pwede mong gawin ngayon to start leveraging social media for your business. Number one, start with value. Okay? Alamin mo kung ano yung mga problema ng audience mo at gumawa ka ng content na makakatulong sa kanila. Solve their problems. Inspire them. Entertain them. Tell your... Okay? Entertain them. Okay?
alamin mo yung mga problema ng audience mo muna, okay? So from doing that, you will start to create value, okay? So dapat masolve mo yung mga problema nila. Yun yung number one natin, ha. Number two, tell your story. Huwag matakot na maging personal. Ipakita mo ang behind the scenes. Share your wins, your struggles. Yun. People connect with stories, not just products. So, napaka-importante talaga. So, mapapansin mo sa mga ads na ads si Jollibee, di ba? May story talaga siya, eh. Di ba? Kino-connect, eh. Parang hinihit niya yung heart mo, guys. Yun ang secret doon, eh. Hinihit tayo ni Jollibee. Yung mga ads niya na madadrama, yung mga dramatic ads niya, may story yan, di ba? Yung parang, yung kay Gina, alam mo yon, yung sabi ng lolo, ito para kay Gina. O, di ba? Parang hinihit niya yung heart mo. So, yung dahil sa story na yun, papatatak sa utak at puso ng tao, yung product mo, yung ano mo, yung brand mo. Di ba? Maka Pilipino, Pinoy, di ba? Family culture, yun yung binigay sa atin ng Jollibee. Nag-guess nyo? So yun, number two yun, tell your story. Okay? Number three, engage with your audience. Okay? Sagutin mo ang mga comments, mag-reply ka sa mga DMs. Okay? Social media is about building relationships. The more you engage, the more loyal your audience becomes. So kailangan may engagement. Kailangan kung may, 'di ba? Karamihan niyan hindi na sinasagot, eh. Ang ano, eh, ang suplado ng mga businesses ngayon, 'di ba? Hindi sumasagot sa mga DMs. Eh pag ganyan magtatampo yung mga audience mo. So dapat meron ka talagang i-hire someone, social media manager for that. I-hire mo sila para sumagot ng mga comments at magre-reply yan. Dapat meron kayong nakahandang reply sa bawat katanungan ng mga customers niyo. Okay? So dapat mini-build niyo relationship niyo kasi pagkakataon niyo na 'yan para makaulit-ulit, 'di ba? Kasi kapag hindi mo sila pinansin, hindi na sila uulit sa iyo. Okay? So the more you engage, the more loyal your audience becomes. Number four, focus on 1 to 2 platforms. Huwag mong pilitin na maging everywhere. Focus on mastering 1 or 2 platforms where your audience hangs out. Then be consistent there. So yan, pwede yan, dalawa. Pero kung kaya mong 4, why not, di ba? Pero yun, focus ka kung saan ka mas malakas. Okay? Number 5, experiment with paid ads. Okay? Start with a small budget, target your ideal customers, and make sure your ads feel like part of the platform. Hindi yung mukhang obvious na benta lang. Okay? So yan, very crucial yan, guys, ya, yung experiment with paid ads. Kasi dyan ka natututo, eh. Kung ano yung mas effective, yun lang yung paulit-ulit mo na lang gagawin yun hanggang sa mag-generate ng sobrang daming pera yun. Okay? Ganyan lang yan. Sa una, medyo hindi mo alam, eh. Hindi talaga walang result. So, with paid ads, nalalaman mo, eh, kung ano yung effective at saka yung hindi na effective. Kung masyado na luma yung style na yun, pwede mong palitan, mag-experiment ka ulit. So yun yung paid ads, guys. Number 6, consistency. Okay? Post regularly, engage regularly. Success sa social media doesn't come in a day, but with consistent effort, you'll get there. Okay? Consistency, guys. Sa every aspect of life naman, di ba? Kailangan may consistency ka. Kasi kung wala kang consistency, bigla ka nang tatamid the next day. Yun, mawawala yung ano mo. Kunwari, nasa taas ka na. Tapos biglang tinamad ka. Bababa ka ng ganyan. Hanggang sa mahirapan ka na makabangon. So dapat may consistency yan. Rediretso na yan. Non-stop na yan. Hanggang sa katapusan na yan, di ba? Hanggang sa mamatay ka na. Dapat consistent ka. Okay? Kasi yung success, hindi naman siya lagi nandiyan lang. Kasi minsan, may downfall tayong tinatawag. So, kailangan meron kang consistency. It's the same with social media. So, alam nyo ba yung mga social media pages, yung mga Facebook page, nagiging dead yan, eh. Okay? So, hindi ko nga na, sobrang lakas mo today.
Tapos the next day, next month, hindi ka na nagpo-post regularly, wala, magiging dead page 'yang ano mo. Napakabilis ng takbo ng ano. Kaya dapat habang malakas siya. Okay? Consistent dapat ang posting mo para 'yung mga tao nandiyan siya na magsa-stay. Hindi sila aalis sa page mo. At saka 'yung algorithm ni Facebook, pag hindi mo siya pinopostan lagi, magiging dead yung page mo. Okay? Kung walang engagement yan, magiging ano, bababaan niya yung ranking mo, okay, sa organic. So, ngayon, mapapagastos ka pa lalo, okay? So, dapat consistent. Kasi ginastosan mo na eh, di ba? Marami na, may mga audience na dyan sa Facebook page mo eh, di ba? Tapos biglang hindi ka magiging consistent, nawalan ka na ng ano. Sobrang daming ways na para gumawa ng content everyday. Kasi meron na tayong AI na tinatawag, yung ChatGPT. Pwede ka mag-create ng content plan dyan eh. Okay? Tsaka mag-create ng content plan kung ano mga gagawin mo, ganyan. Kung ano yung mga ipopost mo sa Friday, sa Saturday, sa Sunday, sa Monday. Naka-schedule na yan lahat. Ang execution na lang ang problema. Diba? Kailangan ma-execute well. Dapat meron ta kayong regular posting talaga. Okay? So, kung pwede nga lang schedule yan eh, for the rest of the year, why not, di ba? Kaya nga actually eh, yung 2 months na posting, kaya yan magawa, maplano, okay? In just a few hours, okay? So, mag-hire ka lang ng reliable graphic artist or social media person for that, okay? Ano pa? So, guys, ito na! So, yan ang playbook, okay? Yan ang roadmap para magamit mo ang social media para ibenta ang produkto mo. Hindi ito magic, okay? Pero pag ginawa mo to ng tama, magkikita mo ang resulta, okay? Alright, so that's a wrap for episode 3 of Animal Podcast. Sana na-inspire kayo at nabigyan kayo ng actionable steps na pwede nyong gawin agad sa business nyo. If you found this helpful, don't forget to subscribe, okay? Leave a review, and share this with someone who needs to hear it. And remember, success isn't about being lucky. It's about showing up every single day. Okay? So, I hope you've learned a lot from this, guys. So, next episode natin, subaybayan nyo, okay? So, thank you so much. Stay safe and keep learning.